Another message for you, Taurus. Angel of miracles. Wow. So, ito yung mind nyo to, guys. Open your heart and expect a miracles. Mind, milagro. Mind, miracles. Mind, magandang pagbabago. Yan. Mind. Ito, mga bagong simula ito, guys. Pero, para ma-experience nyo yung mga milagro sa buhay nyo, guys, kailangan, again, positive. Alisin nyo yung mga negative emotions, guys. Hello guys, hello Taurus. Welcome back to Pinay Pixie Taro. Ang pamagat ng episode natin for tonight is Messages from the Universe. Para ngayong August to September para sa Taurus, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. General reading lang guys. Pwede mag-resonate, pwede hindi. Kung ano na lang yung maka-resonate sa inyo guys, take that message. So, yung first message natin para sa inyo guys, Battle of the Blues. Ibig sabihin nito guys, get ready for a positive change or take steps toward positive change. Kailangan ikaw yung unang magkaroon ng disiplina sa sarili mo para magbago, para maging positibo. Okay? Kasi yung buhay natin, pwedeng-pwede yan magbago mga kapiksi. Pero palagi yung sumusunod sa kung ano yung dominant energy mo. And yung dominant energy mo, depende din yan kung ano yung dominant thoughts mo, yung iniisip mo. Ibig sabihin, pag positive yung iniisip mo, positive yung nararamdaman mo, positive din yung pwedeng mangyari sa buhay mo. Pero kung negative yung iniisip mo, negative din yung mararamdaman mo, and negative din yung pwedeng ma-push out sa iyong physical reality. Kung tayo ay namamroblema sa buhay, natural lang na negative. Syempre, negative yung nakikita natin, kaya negative din yung mararamdaman natin. Pero, kahit na negative yung nangyayari sa buhay mo, pwedeng-pwede mo siyang i-shift into positivity, pero ikaw yung magsisimulang mag-isip ng positive para maging positive yung nararamdaman mo and positive yung ma-push out sa physical reality mo. So, in short, guys, huwag kayong magpa-apekto sa kanigahan na nangyayari sa buhay nyo. But, instead, do your best, okay? Gawin mo ang lahat sa iyong makakaya para maging positive yung pakiramdam mo, mga kapiksi. Positive yung iniisip mo para magbago yung buhay nyo, okay? Kasi yung iba dyan, nagko-comment sa comment section, eh kapiksi, puro blessing, puro biyaya, puro swerte yung reading mo, no? Pero hanggang ngayon, puro problema pa rin kami. Minamalas pa rin kami, okay? So, bakit ganun? Kasi hindi kayo aligned dun sa reading, okay? Unang-una, hindi kayo aligned. Pangalawa, hindi pa ikaw nagbabago. Okay? So, dapat magbago ka muna. Ah, positive yung reading ni Kapiksi. So, dapat baguhin ko yung iniisip ko, baguhin ko yung sarili ko para ma-align ko yung energy ko dun sa reading para maramdaman ko yung blessing, ma-experience ko yung kasaganaan. Ganun dapat mga kapiksi. Sana naiintindihan nyo, pero kailangan mong maging positibo para maging positibo yung buhay mo. Hindi yan sinasabi be positive para lang ma-motivate ka or ma-inspire ka. Sinasabi na be positive para maging positive din yung buhay mo. Because your life will always follow your mindset, your perception, mga kapiksi. Nagets nyo ba? Sana naiintindihan nyo, guys. Kung naintindihan nyo, mag-comment kayo sa baba. Simula ngayon, positive na ako. Simula ngayon, hindi na ako magninega. Simula ngayon, hindi na ako magre-reklamo. Okay? Alright. Self-reliance, ito'y pagiging independent, guys, no? Matuto kayong tumayo sa sarili nyong paa. May mga advantages and disadvantages yan. Pero syempre, titigan nyo yung advantage, mga kapiksi. Kapag independent kayo, kayang-kaya nyong tumayo sa sarili nyong paa, kayang-kaya nyong magsulo, hindi kayo masyadong umaasa sa ibang tao, you can be successful, okay, and you can achieve anything that you want, basta magtiwala ka sa sarili mo and be confident, okay, kayang-kaya nyo yan, guys. Another one is dove, no? Take a leap of faith. Kailangan nyo lang sumubok, mga kapiksi. Huwag kayong matakot na sumubok ng mga bagong bagay, bagong buhay, no? Don't be afraid, no? Alisin nyo yung mga takot, mga kapiksi. The universe always has your back, ika nga, and hindi naman kayo papabayaan. So, kung meron kayong mga gustong subukan, go ahead, try nyo lang, guys. Walang mawawala para sa inyo din yan, okay? Another message for you, Taurus.
Angel of Miracles. Wow, so ito yung mind nyo to, guys. Open your heart and expect a miracles. Mind, milagro, mind, miracles. Mind, magandang pagbabago, yan. Mind, ito, mga bagong simula ito, guys. Pero, para ma-experience nyo yung mga milagro sa buhay nyo, guys, kailangan, again, positive. Alisin nyo yung mga negative emotions, guys. Yung mga anger, hatred, resentment, grudges, galit, complaints, stress, worry, yan. Lahat na ng kanigahan, no? Diyan ang nagbablock sa ating swerte, sa swerte natin sa buhay. So, kung gusto nyo maka-experience ng milagro, magpasalamat kayo. Kasi pag nagpapasalamat kayo, you're always receptive, ready to receive, ibig sabihin, ng mga milagro, ng mga biyaya, mga blessings at pagpapala. So, always give thanks, mga kapiks. Okay? Ibukas ang inyong mga puso at isipan sa mga milagro. Knock, knock, who's there? Opportunity? Yeah! So, ito guys, i-mind nyo to. Kumakatok yung mga opportunities sa inyo. So, go for it. Syempre, kapag may mga opportunity, guys, pag-aralan. Kapag ka-comfortable kayo, kapag ka-feel nyo, diba? Go-go lang, mga kapiksi. And maganda yung... Kapag ka-comfortable, kapag ka-you don't feel comfortable, kapag ka... something fishy, yan. May mga malalaking labasan na ng pera. Naku, matakot-takot na kayo. Kasi baka nai-scam na pala kayo, guys. Okay? Alright. And last message gamit sa deck, galing sa deck na to. Meron pa tayo isang deck, guys. Intuition. Okay? So, matutok tayong makinig sa ating intuition. Magdasal kayo, guys. And kapag nagdasal kayo, gagabayan ng inyong mga gabay ang inyong intuition. Lahat tayo may mga gabay, bawat isa sa atin, mga kapiksi, simula nung pinanganak tayo. And ang trabaho nila, again, is gabayan, protektahan, and tulungan tayo, mga kapiksi. And ginagabayan nila tayo sa pamamagitan ng ating intuition, no? Kaya kapag ka nalilito kayo or may mga bumabagabag sa inyo, hindi kayo mapakali, ganyan, magdasal kayo and then follow your intuition. Sigurado ang gagabayan kayo ng inyong mga spirit guides, mga kapiksi. Alright? So, comment down below, guys, if feeling nyo nakaresonate kayo dyan sa mga messages na yan. Tingnan natin yung another message dito, guys. Habang sinashuffle ko ito, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt ng negosyo at nag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-undad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa labi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat na gusto mag-avail ng course, guys, yung freebie natin for August, magbibigay ako ng free 3-in-1 pampaswerte subliminal. So, pampaswerte sa buhay, sa pera, at saka sa love life, guys, until August 31. Sa lahat lang na mag-avail ng course, kaya mag-avail na kayo, guys, sobrang ganda. And meron din tayong bagong course, paano mawala ang third party, at magkaroon ng harmonious na relationship para mawala yung mga kabit ng jowa nyo, guys. 30% discount naman tayo dyan until August 31. So, i-avail nyo na, sobrang ganda, guys. Okay, so ito yung ating additional message, close up natin, guys. Infinite possibilities. You are the sovereign. Hindi ko babasa. You are the sovereign of the seen and unseen worlds. The magic of love surrounds you. Beauty transforms you. Listen to the spirits of light. Abandon the darkness. Go beyond the ordinary and become the legendary. Ito, guys, ito yung pinaka gusto ko dito. Abandon the darkness. Okay, so kapag tinatalikuran natin yung darkness, guys, yun yung mga kanegahan. Ang laki ng magbabago sa buhay nyo, guys. Promise, kapag nagkaroon kayo ng disiplina na talikuran yung kanegahan, hindi kayo natitrigger, hindi kayo naninega, hindi kayo nag-stress. Kahit na sabihin natin ang pangat ang nangyayari sa buhay nyo,
Kasi puro problema. Syempre, pag puro problema, puro kanigahan, di ba? Pero, meron kayong choice, meron, hanapin nyo yung maganda. There's always something beautiful that's happening. Palaging meron magandang nangyayari sa buhay natin. Hindi lang natin pinapansin, okay? Pero beauty transforms you, no? Kapag ka, ibig sabihin, kapag tiningnan mo palagi, unti-unti yung mga kagandahan na nangyayari sa buhay nyo, and palagi nyo siyang titigan, palagi nyo siyang alam nyo yun, tinititigan niya. Pag palagi kayong nakafocus dun sa mga bagay, maliliit na bagay na pinagpapasalamat nyo, the universe will give you more blessings, more things to be grateful for. Kaya nga, transform, beauty transforms you. Ibig sabihin, doon manggagaling yung pagbabago kapag sinimulan mong titigan yung mga magagandang nangyayari sa buhay mo. Listen to the spirits of light. Yung light, di ba, maliwanag yon. So, pag maliwanag, maganda. So, ito guys, yung palagi kong sinasabi sa inyo na you really, really have to think positively, and kailangan mo talagang tingnan lahat ng nangyayari sa buhay mo. Yung magaganda, ipagpasalamat mo, no matter how big, no matter how small, mga kapiksi, there's always something to be grateful for. Thank you po kasi buhay pa kami. Thank you po kasi magkakasama pa kami ng pamilya ko. Thank you po na kain pa kami tatlong beses sa isang araw. Thank you po, may bubong pa yung bahay namin. May natutulugan pa kami, may natutuluyan pa kami, may pambayad pa kami ng kuryente. Diba? Kapag pinansin nyo yon, mga kapiksi, yung maliliit na bagay na yon, yung something na, kasi sometimes hindi na natin yon tinitingnan, natitake for granted natin siya. Ang tinitingnan natin yung wala sa atin, diba? Bakit ang liit ng sahod ko? Bakit puro utang ako? Bakit hindi ako makabili ng ganito? Bakit sila may ganon, ako wala, diba? So, baliktad. Ang hinahanap nyo is yung wala sa inyo, pero hindi nyo na-appreciate yung meron kayo. Pero kapag you learn to appreciate yung meron kayo, guys, promise, magbabago yung buhay nyo. So, learn to be grateful for, to be grateful, mga kapiksi, sa lahat ng blessings. And kapag ginawa nyo yan, talaga, unti-unti magta-transform yung buhay nyo for the better. Okay? So, comment down below, guys, if naintindihan nyo, sana naintindihan nyo. Gustong-gusto kong mag-oracle reading talaga, guys, kasi gustong-gusto kong iparating sa inyo yung mga ganyang klase ng mensahe na, ay, sana nakatulong. Anyway, guys, pakinggan nyo yung ating mga pampaswerte subliminals. Ito yung playlist, mga kapiksi, pakinggan nyo para makatulong sa inyo. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys, and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing, and see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.